Good morning. Mga kapatid, siguro karamihan sa atin dito, kung hindi man lahat, ay naparito dahil meron tayong hinihiling, meron tayong pinagdadasal. At kadalasan yung mga pinagdadasal natin at dinadasal natin, yung malalapit sa atin, yung mga mahal natin, bahagi ng buhay natin. Siguro pamilya, kaibigan, o kahit sarili natin, kasi mahal din natin sarili natin. Maganda sigurong itanong, huwag na lang po kayo magtaas ng kamay. Sino sa inyo dito, primarily, ang intention nyo, pumunta dito para ipagdasal yung kaaway nyo? Pumunta dito para ipagdasal yung nakasakit sa inyo. Lord, sana po gumaling yung sakit ng kabit ng asawa ko. Lord, sana po laging ligtas yung umutang sa akin na hindi na nagpapakita para mabayaran ako. Meron kaya yung nang iwan sa akin, nang agaw sa akin ng lupa. Lord, yung nang rape sa anak ko, pinagdadasal ko po. Meron kaya yung kaaway ko, Lord, sana tumino. Mga kaibigan, mga kapatid, mukhang mahirap. Mukhang hindi natin ginagawa yung magdasal para sa mga hindi mabubuti sa atin. Pero pansin nyo, ito yung sinabi at utos ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Very clear. Love your enemies. Pray for those who persecute you. Parang gusto natin tanungin ang Panginoon, Lord, serious ka ba? Hindi kaya joke yan? Ang hirap kaya? Hindi ho ba mas madali sa atin magmahal ng mababait sa atin? Kitang-kita natin yan kahit sa politics. Yung madaling gumawa ng pabor kasi kaibigan natin, kakilala natin, close sa atin. Minsan nga may nadaanan akong lugar, lubak-lubak, sira-sira, maya-maya. Meron siguro mga 20 meters, napakagandang kalsada. Sabi ko sa driver, ba't ang ganda ng kalsadang ito sa kabila, lahat pangit. Father, kasi dyan po sa tapat ng kalsadang yan, nakatira at nandyan yung bahay nung kapitan, kaibigan ng mayor. Pabor-pabor, may kinikilingan. Ang sabi ng ating Panginoon, pray for your enemies, for those who persecute you. Love your enemies. Napakahirap. Gusto ng Panginoon yung gawin yung mahirap. Yung taliwa sa ating kalikasan. Bakit kaya? Sapagkat ang hangarin ng Panginoon, very clear, that you may be children of your Heavenly Father. Upang kayo maging mga anak na inyong amang nasa langit. At ang ating amang nasa langit ay perpekto. At gusto ng Panginoon na pag tayo naging mga anak niya na tunay, gayahin natin siya. Yan ang dulo ng ating Ebanghelyo. Be perfect just as your Heavenly Father is perfect. Kaya mahirap man, gawin po natin yung batiin halimbawa, yung kagalit, gawin na lang natin. Maganda pong gawin yan. Pag may kagalit kayo, ano? Araw-araw, batiin nyo. Hello? Kasama pa yung ngiti. Hello? Sabi sa inyo, mamamatay ka agad yun. O lamang kayo, kesa kayong mamatay. Inis na inis. Favorable din sa atin. That you may be children of your Heavenly Father. Paano maging perfecto ang Diyos na dapat nating gayahin? Yung kanyang pagmamahal na parang patak ng ulan. Walang pinipili. Masama, mabuti, the just and the unjust, the good and the bad. Parang sikat ng araw. Walang kinikilingan, walang pinipili. Lahat pinaiinitan. Mahirap po mga kaibigan, mga kapatid. Kaya sa araw na ito, mag-isip tayo, sino ba yung kagalit ko? Pagdasal nyo yung asawa nyo,
nagkasakit na lang, hindi pa rin nagbabago. Pagdasal niyo, Lord, mahal ko po yung asawa ko, pinagdadasal ko, at alam ko, mahal niyo rin siya. Kunin niyo na po siya. Ganong dasal. Kaaway niyo, puntahan niyo. Tandaan niyo sinabi ni Kristo, love your enemies. Yakapin niyo na mahigpit hanggang mamatay. Huwag naman. Joke lang. Pero napakahirap. But this is the only way to be like our Father. Tandaan po natin mga kapatid, hindi tayo pinahihirapan ng Diyos. Tinutulungan niya tayo. Kaya nga ginawang utos eh. Kasi mitigas ang ulo natin. Mayabang tayo. Ma-pride tayo. Nasasaktan tayo. Eh, hindi ganun ang ugali ng Diyos. Pilitin natin. Magdasal tayo. Ipagdasal natin. Tulad ng sa Ama namin. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Mabuti, mabait, masama ang ugali o pangit. Mahalin natin kasi mahal sila ng Diyos. Bakit? Mabait ka ba? Mahal ka rin ng Diyos, di ba?